turuan ko po kayo ng malinis tingnan kung anong diskarte mga medyos mga tangay na hindi po makikita yung lock nito sa ibabaw. Ngayon babalik na rin po natin yung guma. Ganito po. Ayan. Dito natin ilalagay yung lugtungan. Ayan po mga medyos mga tangay, magandang hapon po sa inyo. At ngayon po, ituturuan ko po kayo mga medyos mga tangay kung paano po salaminan itong tricycle na katatapos ko lang pong pinturahan at ginasimbol ko na rin po mga migs. At tuturo ko po sa inyo step by step mga migs, mga tangay. Kung bago lang po pala kayo sa channel ko, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa susunod ko po pong mga video. At siyempre po, una sa lahat mga migs, pag nagkakabit po tayo ng salamin, kailangan po natin alamin yung sukat ng guma. Yan, ito po mga migs, mga tangay. Kung nakikita nyo po, yung guma po na yan, ito po yung sa loob nya, nasa ano po yan, 1/4. At ito po yung maliit na, butas po yan, ay para po yan sa plane sheet. Dito po sana para po sa tricycle yan, sa plane sheet. Ito naman po ay para po sa salamin. Pangalawa po mga mix, mga tangay, sa pagtatabas, ituturo ko po sa inyo kung paano po tabasin ng hindi na po tayo gagamit ng sealant. Hindi po siya tutulo mga mix, mga tangay. Ayan po mga mix, mga tangay, ituturo ko na po sa inyo ang sikreto po ng pagtatabas ng salamin. Kung nakikita nyo po yung ginuhitan ko po kanina, ito po, bali lang. Kita ba? Ayan, ito, yung guhit na yan mga mix. Ito po. Dapat po, papasok po natin ng cutting natin dito mga mids ng 1/8. Ayan. Tapos ang gagamitin po natin yung maliit po na ano mga mids, mga tangay, maliit po na cutting disc, yung gamit na po, yung juice na po. Para po, pantay-pantay po yung tabas natin, hindi po siya magkakaroon ng leak doon sa rubber, sa pagkakabitan po natin ng salamin. Okay po, ipapakita ko po sa inyo mga migs, mga tangay, kung paano po ito tabasin. Ito na po mga mix, at natabas ko na po. Ayun, ang masasabi ko lang po mga mix, mahirap lang po kasi ito ikabit kasi 1/8 lang po yung binawas ko dito, yung kanyang clearance po. Dapat po sana mga mix 1/4 kasi yung sukat ng guma doon sa gitna niya. Hindi po natin bigyan ng allowance para doon sa ano, dapat po mas masikip siya. Kaya lang po mga mix, mahirap lang po siya ikabit, pero para sa akin madali lang po. Ituturo ko sa inyo yung teknik kung paano po ikabit ng mabilis. Tuturo ko po sa inyo yung teknik. Ngayon ang uunahin natin kabit mga mix ay yung guma. Tuturo ko rin po sa inyo kung paano po ikabit yung guma. Ito po mga mix, yung
is-piece po para sa gitna ay 1/4 po yan. Yan ang tabas ko po is 1/8, bali kalahati po dito. Kaya po masikip na masikip po siya. Ngayon tuturuan ko po kayo kung paano ito kabit dito sa bicycle. Ito po yung maliit. Yan. Napansin niyo po yan yung gatla ng guma na yan ay yung isa po malaki. Ang isa po yung maliit. Ngayon, tuturuan ko po kayo ng malinis tingnan kung anong diskarte mga mids, mga tangay na hindi po makikita yung lock nito sa ibabaw. Ngayon, babalik na rin po natin yung guma. Ganito po. Ayan. Dito natin ilalagay yung dugtungan sa kabila. Ito po ay para sa clean sheet. Pag nagputol po tayo mga mates, huwag po napantay. Kailangan po mag allowance po tayo ng 1/2 inch. Yan. Yan, ganyan po. Kalahating pulgada po mga mates, mga tangay. Ito po mga mates, may ginawa po akong special tools para po sa pangkabit ng lock. Kung wala po kayong special tools na ganito, yung 8 po na box wrench, pwede na po yun, yung utso. At ito naman po yung pang angat ko po ng guma para isiksik ko yung salamin. May tanda po ako mga mates, tinandaan ko po yan, may araw po sa taas, ibig sabihin doon yan sa taas. Ngayon ang una po natin ikakabit dyan, ituturo ko po sa inyo para mas madali itong sa ilalim po. Una nyo pong ipapasok yung ito po yung salamin po mga mates. Ito po yung una natin ipapasok. Ayan, pakita ko sa inyo ito. Ay, kalimutan ko po palang tanggalan yung tanggalin po muna natin yung gilid niya mga mates para hindi po maipit ng guma. Yan, ito na, papasok na natin. Ito po, huwag po muna natin ipapasok ito mga mates, mga tangaya. Papalampas po natin yan ng kalahati para po makuha niyo talaga madaling para po makuha niyo kung ano po talagang sikreto ng pagkakabit po ng salamin. Ayan, kaya po pinalampas ko na po. Tapos, yung dito sa kabila, huwag nyo rin pong papasok. Ito lang yung gitna, kasi naka-cold po yan eh. Ayan na po siya. Tapos, ang isusunod nyo po yan mga mates, mga tangay. Okay, adjust ko muna para makuha na. Ito na po, yung sa taas, yung sa gitna. Diin nyo lang po to, pababa. Ayan, ano. Pero huwag nyo po ipapasok kung ito yung magkabilang gilid. Huwag nyo po ipapasok itong magkabilang gilid. Ito, huwag po. Ito lang po muna sa gitna. Para hindi po kayo mahirapan. Ayan. Tapos, ito po yung sa taas. Mahirap po lang kameraman. Ayan. Tapos, susungkitin natin yung guma. Ayan po, ganyan na po siya. Naipasok na po natin ito. Pero kailangan po yung salamin, mga mates, ipalubuhin po natin dito sa ano. Itutulak po natin ito.
para maipasok po natin yung dito magkabilang, dito po yung sa ilalim at saka dito po sa taas. Kailangan i-cover po natin yung salamin na nakaganon po siya para po hindi po tayo mahirapan. Ngayon, isusunod na po natin itong magkabilang magkabilang kanto. Maganon po. Ganyan po. O kumuha po kayo nakasama na tagahawak lang po dito kasi masikip po talaga itong salamin na tinabas ko. Wala pong leg ito kahit na hindi po ilagyan ng sealant mga mix, mga tangay. Okay na po siya. Okay, lahat po ng pagkakapit ng salamin ay sinubukan ko na, pero ito lang po yung pinaka malupit na teknik mga mix, mga tangay. Kaya dahil wala akong kasama, gagamitan ko lang po ito. Ganyan lang po muna. Mamaya na po natin itapusin. Kabila na naman po kaya. Mamis, okay na po. Maglalagay na lang po tayo ng lock. Pero doon po tayo sa loob, maglalagay ng lock mga mix, mga tangay. Lalagyan ko na po ng lock mga mix, mga tangay, hindi ko na po pinakita. Yan, dito po tayo sa loob, naglagay ng lock. Halos karamihan po ng recycle, mapapansin nyo po sa labas yung, sa labas po sila naglalagay ng lock. Pero ako po, dito po ako naglalagay ng lock sa loob. Para po, pag tinignan nyo po sa labas, malinis po tingnan. Katulad po nito. Yan, o diba po, wala po kayo makitang lock. Yan, malinis po. Yan. Malinis po siyang tingnan mga mix. So ganyan lang po mga mix, mga tangay, mga katsingo. Marami pong salamat sa panonood at sana po may nakuha na naman po kayong bagong techniques or idea sa video to. Marami pong salamat at God bless you po.